Ah, wala akong idings. Si Boss Denki ng Mineski at ESL. At big time. I'm big. At ayan. At medyo nagkakaisipan dito. Hello, wala nang bukas dito para sa matatalong kuponan. Skybill may room for error since meron silang one game advantage over S1 Lycos dahil nanalo sila ng game number 1. Pero S1 Lycos mukhang hindi papahuli ng buhay, mga kaibigan. Alam mo ba't nagdodota na ulit si Inso at saka si Carl? Ibigyan ko yung trivia. Bakit nagdodota na yung dalawa? Kasi po, hindi ko nasasabihin. Baka sabihin nyo masyado ako mean. Pero, change is coming. Yan ang masasabi ko. Change is coming. Kaya, ang pagbabalik sa nakagis ng gawain ng paglalaro ng Dota isa mas. Ayan, tandaan nyo. Change is coming. Binabati ko nga pala si Mayor D. Na malayong pinsan ni Kuya D. Si Mayor, si President D na ngayon. Yan, naku! Maganda to. Medusa Alchemist Carl Santino. All eyes on the prodigy. Hashtag change is coming. Alchemist si Carl dito. JJ Garan ng Darkseer. Ah, si JJ Garan, mga kaibigan, ang nagpauso ng Taxi Mingge at Banding Portion. Sa mga hindi sa mga nakakaalam ng history, hindi ko pwedeng kwento. Sa mga hindi nakakaalam, magtanong-tanong na lang kayo kung sino si JJ Garan aka Taxi Man. Hindi po siya driver ng pinaka-famous na taxi sa mundo, pero isa po siyang pasahero ng taxi. JJ Garan. Eto na. Lycos Royalty Pason. Grabe naman yun. Pangalan pa lang, Royalty. Royalty Pason on the Terrorblade. Pakilala muna natin mga gumagamit. Yabish on the Lion. JJ Garan ang Darkseer dito. Carl on that Alchemist. And Outchas playing that support or roaming Nightstalker para naman sa Skybill. Eris. Disruptor, Superbia, Slardar, Kebs on that Mirana, it's JL on that Elder Titan, and Hold My Yasha using the Medusa, the juicy hero Medusa. Ha? Di talaga Hold My Yasha. HMY lang talaga. Pauso kasi yung dalawang caster na nauna sa akin, yung mga bida-bida. Ano-ano sinasabi, ginagaya ko lang naman sila. Mga bida-bida. Okay, magalala. Tuturo ako magkaso yung dalawa. Masyado pang malayo level sa atin ng mga yun. Dalawang daliri pa. Ganyan, no? Mga ganyan pa. Ash ba yan? Ako, sabi lang ako ng totoo. Pero, hindi kayo maniniwala. Okay lang. Pinala! Hindi tumama! Amazing! And Carl Santino securing that first bounty rune on his mid lane Alchemist. At alam naman natin, bilangan natin ang bounty rune ng Alchemist. Pag nakakuha ng apat na sunod dyan sa 8 minutes, it's over. We are going to game number 3. Alam naman natin yan. Si Terrorblade, napakahusay niya. Royalty. Up, up, up. Mid lane tayo, mid lane tayo. Silipin natin ang mid lane, boss. Azuray. All eyes on mid lane tayo. Dito, okay lang. No problem. Up! Tactical pose. Tumactical pose. Tumataas daw ang ping. Okay, sige daw. Sige lang. At kita mo naman, mga kaibigan, yan ang Skybill pala, mga kaibigan. Kita mo, may nakabonet pa dyan. Swagging, representing Pampanga, mga kabalenta mo. Ayan, at ito naman ang The Smiling Boys of Manila. Carl, si Macho Man, si Jimboy Angelo Sales, si Loverboy Alcino Yosores, Taxi Man JJ Garan. Si Carl Santino, hashtag change is coming. At si Pason, na seryoso. Pason Bigotilio. Rapsi! Ito, grabe po stuwa ni Kev dito, mga kaibigan. Dahil nga range ako, kuya. Ay, uy, at ako napitasan ka agad dito. Radiant Courier has been killed and what a good snipe coming in from that disruptor ni Ares, mga kaibigan. Dating naturingan na Enchantress ng Pilipinas, pero madaling naagaw sa kanya ang titulo. Okay lang. Relax lang. Pumana! Hindi ko alam. Uy, pumaba na siya dun sa ano, no? Sa neutral, sa NG. Medyo pit malu. Ay, susubukan niya ako. Hop, eto. Nightstalker ni Outchas, mga kaibigan. Outchas! Outchas! Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Outchas, pero it smells like medyas. And, okay lang, 5-0 for Alchemist, 4-1 for Mirana dito sa mid lane natin. At ito tayo, dito tayo sisilip kasi alam natin whenever na merong Alchemist, expect massive increase
of gold in the game. At nakipagsapakan dito mga kaibigan, sinasapak si Kebs. Si Kebs ay dadaan pa sa lason. Sa lasong nakamamatay, nasasaktan si Kebs dito. Ganun maganda sa Algames, even though isa siyang melee hero, kaya niya makipagsabayan sa mga range hero dahil nga meron siyang acid spray, and that acid spray na napakakate at hindi mo pwedeng tiisin. Alam mo, kahit anong sakit ay hindi natin pwedeng tiisin. Pero ito, mag-uunahan sila sa rune. Carl Santino, there's a tactical pose again and disconnected si Yaj Dota, best Dota mga kaibigan. Nag-uunahan, ayan kita nyo mga kaibigan. Yan pong nakikita nyo sa dulo ay po si JJ Garan. At ayan na. Altab Lords, tamang ano lang sila dyan. Tamang, ito, medyo seryoso ang kuponan dito ng Skybill dahil nandyan si manager. Kailangan manalo para masarap ang dinner. Nandito si Jer. Jer manager. Binabati ko ang mga Skybill shop dyan sa Pampanga. And ito na. Simula na. Pumana. Umiwag. Uy, lumipin. Gusto ba ang paglaban? Oh, illusion lang yan mga besi. At ako po, andito si Elder Titan. Tatakbo si Carl Sandino dito. Sabi niya, nandun ang bounty rune. Sa dulo ng walang hanggan. Lalakarin ko yan. Lalakarin ko yan. Subapak ba ng isa? Sabi, tingnan natin kung kukunin niya. Pero hindi. Ang bounty rune ay mananatili sa ilog. At hindi kukunin. Oh, naipaglaban mga kaibigan si JL dito. Nagtabog. Stop the yard. Naku po. And this might be the first blood. Pero madaling makakaiwag si Carl Santino dito. And he has now 700 gold. Terrorblade is 13-1. 9-2 for Mirana. 9-1 for your Alchemist. Network ang network nga dyan tayo, Kuya Azarai. Please press letter Y. Yung. Letter Y. Yung. Alchemist leading the game in terms of network dito. Here comes the Darkseer. Double Ion Shell Chase. Ang katinyan. Susubukang ikulong ang mga kalaban. At makakatakas dito si Eris. Makakatakas pa si Eris. Surge. At ito na sa pack. Sinapak sa mukha. First blood. Si Medusa. Tinitiis ang double ion shell combo rito. Gusto niya kumuha ng kill. Pero Darkseer, hindi niya pupuwersahin ang issue. And they will lose nothing on that. And they will secure the first blood. At ito, tumatakbo dito mga kaibigan. Naghahanap siya ng nagro-roam. Ito si JL. Alchemist, anong buboy niya rito? Ni Tropang Carl. Armlet o... Siyempre, Soul Ring muna yan. Ayan na, Soul Ring Lord muna mga kaibigan. Giving that Alchemist the ability to spam itong napakasakit, napakakati na Acid Spray. Level 2 on that Acid Spray, 2 on that Reveal Screen. Pumana. Pero ano lang, pang side-side lang, Kuya D. Side-side lang. Oh! Money matching and just like that. 2-2 network for the Alchemist. Darkseer going down in the top lane. However, making the score 1-1. Kanina, 1-0 favoring S1 Lycus. Pero at the moment, Slardar nakaka-farm na maayos dito. Ah. Pero Terrorblade is now up to 2k in terms of network. Alchemist getting a bounty rune dito mga kaibigan. And that will be the second bounty rune for that Alchemist. Alchemist missing the 2-minute bounty rune dito. Terrorblade continuing to pressure the bottom lane. Slardar can't do anything. And here comes another kill going in favor of S1 Lycos. They've managed to take down this Disruptor into the top lane. Terrorblade now applying pressure dito sa bottom lane. Here comes the Mirana ni Kebs. Here comes the Starpole. Double Starpole will hit. They are trying to chase Lion. There's the TP pero Terrorblade boxing them out. Lion, nagmamadali. Nagtatago dito. And makukulong si Pason. Si Royalty Pason mga kaibigan. Royalty ang kanyang pangalan. Hindi ko alam. But that will be a dead Lion again. Skybill. Kinabla ang score sa laban natin na to. Pero ang tanong ay nananatili, masakit at masarap para dito sa S1 Lycos. Alchemist ipatuloy na nasa jungle dito at kumukuha ng gito. He is now up with Helm of Iron Will for that additional health regen and armor para dito sa laban natin. At eto, Snake, Alchemist patuloy lang dito. May naglagay ng wards. Si Disruptor dito. Ako! Ito na ang rotasyon. Coming in from Mirana. Nakahabol sila rito. Alam nila na nandun si Mirani. Si Mirani na maraming money. Dire structure fortification dahil napipressure dito sa side ng Terrorblade. Here comes the glimpse back. Allowing itong Disruptor to survive. At nasa na si Alki Lord. Alki, huy, pero pinagpaplanuan na nila na masama si Alki dito. Alam na nila yan eh. Nakobes.
pumapana! Ito, pwede nating, naku po, ang dabog ng kuya mo! Ay, pumana, pero nakailag, napakamalas nyo! Ay, sabi ni Alchemist, ano, wala na kayo stan, tatagatagayin ko na kayo, lumipin ka pa! Ito na ako, galit na ako, naku sa tore niya gusto mo pakamatay mga kaibigan! Nasa mali, nasa masakit na pagka, nakamatayan to! Ni Lason, Tinore, patay ka pa rin sa Alchemist, wala kang kawala! At ito pa, ang sanang magandang dunk nila para pigilan ang pera ng Alchemist dito, eh lamok ang sasarap pa! Dahil makakakuha pa ng double kill. Tignan natin, merong invis rule pero hindi nila papansinin dito. Ito na si Leon Guerrero. Leon Guerrero! At Yabish, getting that kill. Mirana Midday na sobrang sa ikot. Naging victims of love. Nasama pa sa neutral creeps dito. Pati na rin yung Elder Titan nila. At napakalungkot if you are a Skyville fan. Dahil sa kalagayan na yun, biglang umangat na sa lipunan si hashtag change is coming. Carl up now to 4K in terms of net worth, almost 1,500 up of that Medusa, which is leading their dire side pagdating sa kayamanan na yun. Pero ito, pana ng pana rito, nag-hide na, nagtago mga kaibigan, mukhang may nagbabakbakan sa top lane dito. Nightstalker going down at tumatakbo dito mga kaibigan. Snake, naku po, though, 2 kills going in favor of Skyville. That is a very good play. Pero ito, chinup-chup mo ang mga kaibigan. Naku, inimpel sa mukha. Lumabas ang kuya mo rito. Tingnan natin. Hina-terror blade siya. Hina-ataka siya rito. Hina-habol-habol siya. Pero dahil gabi, hindi siya makikita. For all is the score. But then again, tingnan natin ang ating experience and network chart. Going 8 minutes into the game. Kuya Dengue, pasilip tayo niyan. And that is a 3K network lead going in favor of S1 Lycos. XP is almost 1,000. Or more than 1,000 pagdating dito. At nako mga best, Alchemist ni Carlson dito. Dahil sa magandang pinapakita rito ng Terror Blade at saka layo, napupuwersa dito ang Skyville to rotate towards the bottom lane. Forgetting the problem, the cancer of the society mga kaibigan. The Alchemist, money matching, money maker. Ayan na. Nagsimula nang umalagwa, pagkita mo bigla na lang naging 2,400 network lead lang naman over Medusa. And to Alchemist, money is everything. Money make the world go round. Ayan. At naku po, ancient stock ng magkitripa niya rito. Nak, pag hindi na to nakontest. Oh no, kalaban, kalaban! Mayday, mayday! Ang mga illusion, mga illusion. Naku, si Kev, magmamadali siya rito. There's a TP responde. TP responde mga kaibigan, nandito na si Night Stalker. Ito na rin. Elder Titan, susubukang scoutin. Pero andito ang Leon. Andito ang Nightstalker. Poprotektahan nila ang kanilang mga asset. Ang kanilang kayamanan, mga kaibigan. Kukubrasyonin nila. Yeah, pero Mirana, gusto pang numakaw. Ito problema dyan, numakaw. Oh, impaled. Impaled, mga kaibigan. And here comes that stomp. Pero hindi sila makakapatay. Again, Alchemist. Biglang angat sa lipunan. Ganun-ganun na lang, 3,000. Para kang... Daig mo pa yung ano, daig mo pa yung dadaya sa wedding. Pangyayari rito, madami ko naming money, yaming money, yamanin. Yamanin siya rito. Ang masaklap pa dyan para sa Skyville, yung nangunguna, yung pangalawa sa network natin, si Terror Blade. Well, maganda ang late game ng Skyville. Hindi natin pwede malitin yan dahil Medusa yan. Isa yun sa mga ultra late game. Pero, ang synergy ng Alchemist dito, medyo maganda. At eto, Darkseer, tatakbo siya rito. Susubukan siya kabulay. Pwede siyang i-clip back. Pwede siyang i-clip back. I-clip back siya sa gitna. Ang ganda ng plano rito. At nagtago. Wall of Replica. Nakipaglaban sa mga ilusyon, mga kaibigan. And here comes the stomp. Lion, susubukan nilang humabol dito. Pero nakatago under the cover of the moonlight. Napaka-humsay. At Terror Blade, in-amplify siya rito. Gusto lumaban ni Superbia. 4-5 is the score. Skyville now leading in terms of kill. But pressure is still on them. Alchemist item check tayo. With 6K net worth, what is the item for Alchemist? Armlet and Soul Ring. At the moment, with 3K in the pocket, medyo yamanin ang kuya natin dito. Uy, ang ganda naman nun. Patay ang Night Stalker dito. And they force some rotation dito mga kaibigan. Darkseer back on the lane. Galing, galing. And Skyville doing everything to end this series right here, right now. This is game number 2. They are up by 1 game sa best of 3 series. So one more win will give them yung serya natin na to. At ako, para sa akin, yamado ang
S1 Lycos dito going into this matchup, pero iba ang ginagawa ng mga boys from Pampanga, the ala, the Pampanga boys. Ito, nilikuran mga kaibigan ni Superbia. Naku, metamorphosis! Metamorphosis! Nakaw sa salubong! One more hit! Ginawang manok! Napakabagal na manok! And that will be a kill for Terror Blade, and which will boost further yung kanyang gold, yung network niya rito, which is currently standing near 5,600. And Dragon Lance is up on him. Alchemist continuing to lead the game in terms of network. He has now 7,900. And Medusa with 4-5, 4-4-4 Mirana. At pinagplanuan siya na masama dito mga kaibigan. Siya shotgun arrow ata siya. Ay, dito mama yung pana. Napakalungkot. Napakalungkot na pana. Pero mamamatay siya rito. Tinulog siya. Ginamita siya ng sakatutak na ultimate. At ito. Oh my God. Pinana yung hindi gumagalaw. Meron siyang apat na segundo para magkape. Isipin yung plano niya. Pero hindi pa rin tumama. Medyo kailangan na magpatingin sa EO Optical mga kaibigan. Lumabo mata niya. At ito, pinatulog na naman mga kaibigan. Si Terror Blade Pasod. Bumuka ang lupa. Moonlight Shadow. Oh, nabiyak ang lupa. Pero wala siyang masasunder dito. Ayaw siya dikitan. Hindi nila alam na wala siyang mana rito. Hindi nila alam na wala siyang mana. Pero, oh! Oh! Ayaw nila dikitan. Walang sunder. I-check nyo ang replay. At dahil sa takot nila sa sunder, hindi nila nagawang patayin. Hindi nila, pwede naman nilang i-click kung makita may mana. Eh, alam mo bakit? Hindi sila gumagamit ng Terror Blade. Hindi nila alam na yung mana requirement ng sunder. Eh, napakataas at level 1. At nako, errors were made. Error Blade, sabi ni Kuya Dengue mga kaibigan. Pero hindi naman si Terror Blade yung nag-error. Si Slardor at saka si Elder Titan. Ginamit pa yung height para maka-micro. Hindi nila alam. Nanginginig na yung ano, yung alam mo na. Nanginginig na yung ano ni Terror Blade doon. Yung mga tuhod niya. Yung mga T, mga tuhod. O bakit? Diba? Bumana na naman. Leon Guerrero. Hindi naman. 5-7 is the score. Yan ang paborito kong hands sa poker mga kaibigan. Kahit offsuit at suited. 5-7 is the my poker hand, my favorite poker hand. Why? I don't know, but I love playing it. Even in race spots. Oh, poker lang. Pumahana na naman. Di na naman tumama. Ang galing pumahana na ito. Pero pag neutral, tiyan tamaan niya. Kasi sanay siya eh. Ewan ko, nag-practice siya pumahana sa mga hindi gumagalaw na neutral Chris. Pero si Alchemist eh, hindi siya sanay sa hindi moving target eh. Kumbaga ayaw niya ng difficulty easy. Masyadong advanced yung utak niya. Ginawa niya, game is hard. Pero ito, nag-teleport. May pumana, glib back. Ay, nako mga kaibigan! Diyos ko, Lord! Eto na! Back you ball! Oh no, walang wall. Walang wall. Pero may Terror Blade. Ako, pumasok na, nagkabalakbagan na rito mga kaibigan. Nagtitigan ng mga wards. Nilapag ang mga sentry wards. Di ko alam. Ang daming dalaw. Double sentry wards. Stardar, blinking in. Ultimation! Ay, tumama yung pana sa wakas! After 10 years of waiting, napatay na lang nila si Lion dito mga kaibigan. Pero mama, Elder Titan with a killer crossover, mal Allen Iverson dito. Tignan natin. Lumayo na naman sila. Yun, wala nang mana yun, Kuya D. Patay na sa wakas after 10 years at ako maubos sa Skybill dito. Ay, S1 Lycos pala. Oh, may ikot-ikot si Outchas mga kaibigan. Nakala mo may pag, naka-amplify damage ka. Huwag kang mag-moment lokohin. Clip back. Back to Neverland. Boom! And that will be 4-for-1 trade favoring Skybill. Pero Carl Santino, sabi niya, sige, magpakamatay lang kayo dyan. Dadaanin natin sa pera to. Pero hindi niya alam sa administrasyon, bawal na ngayon ang ano, ang daanin sa pera ang mga laban, ang mga transaksyon. Pero tingnan natin, wala sa meta. Ibig sabihin, dahil presidente na si Duterte, wala na sa meta si Alchemist, ang hari ng korupsyon. Ato, si Leon Guerrero. At may nagbabalik, ang muling nagbabalik. Si Terror Blade na laging no mana for Sander. Ayan, Dragon Lance lang ang item niya. 6-3, Medusa. Medyo nakakalamang na rito. Nakakaangat na sa limunan with 6-5. But then again, it's a 3,500 gold lead. Make that 4,000 gold lead going in favor of the Alchemist. Pero ito, hindi nila alam. Nagkatitigan sa mata mga kaibigan. Oh my. Oh, impaled! Impaled. Pero pumana! Tumama! Yappy! Pag tumama yung pana ni Gibbs, sure win na eh. Tumama yung pana ni Gibbs, sure win na yun.
yun yung tunay na kwento dun. Kasi pag dito mama, ewan ko, at eto, tumalun na si Slardar dito. Medyo magaling si Slardar dito. Pumapasok siya, op. Nagkakulungan. Naku po, bumukalo pa mga kaibigan. Pero walang mahuhuli. Kawawa naman ang mga creeps na natutulog. Pumangana naman ang pana. Again, apakahusay pag tumama ang pana. Ganun lang magsunik, Kebs. Yung mga hindi na gumagalaw, tutukan pa. Maglalayo, nagmimintis tayo dyan. At tignan natin dito, Skyville. 6-13 is the score. Pero sa mga pangyayaring ito, ang walang pusong alchemist, mga kaibigan, na nagngangalang Carl Santino, sinusubukan ng kanyang swerte sa pagpaparami ng pera. Meron na siyang 11-6 pagdating sa network dito. Napakayaman, may travel, may armlet, pero walang tulong, walang kakampi, walang kalaban, walang kamag-anak. Trabaho lang. Sabi nga, hindi kong mind your own business. Ayan, gumagawa siya ng business dito. Nagpapa-franchise siya sa mga neutral sa mga neutral creeps. At unti-unti niyang kinukubrakan ng mga money. Pinabayaan niya na ang inang bayan. Kumbaga, nagmala OFW siya rito. Mala OFW gaming. Pwede pa naman nasabi yun. Eh, hindi niya tinutulungan yung mga yung bansa niya. Kumbaga, yung side niya, hindi niya tinutulungan. Yung mga kamag-anak niya, pinapabayaan niya muna maghirap habang pinaparusahan ng Skyville. Pero mamaya, pagbalik ko sa Pilipinas, may dala akong balik bayan box. May mga regalo akong Aghanim Scepter, mala chocolate Cadbury. Ang datingan dito. Ayun na siya. Op! Oy! Pero mukhang nakamali siya! Napagkamalan ng West African Drug Syndicate! Naging drug mule! At ayun, nahatulan ng bitay! Hindi na pili ang kalayaan at tumating na kanyang mga kamag-anak para tulungan siya! Pero naging mga courier din! Nagkapatayan, nakakuha ng hustisya! Hustisya! Pero ito, tumatak mo na ang mga salarin! Nagtatatak mo na sila, nagtago sa mga puno! At ayun, isa lang ang nahuli nila. Yung recruiter lang, hindi yung mastermind. Guys, kita mo yun ang pangyayari nyo. Slumber party muna, tulog-tulog din. Ayun na. Ito na yung immigration. Ayun, pinorte pa yung immigration, matigas. Ayaw silang papasukin. Wala kayong return ticket. Wala kayong booking sa hotel. Hindi ko kayo papapasukin sa bansa namin. Tataanin namin sa puwersa, patay ang immigration officer. Na nakamando dun sa tower. At ito, op. Samantala, sa kabilang ibayo, sa bottom lane, merong nakapasok, pero nahuli ng immigration police, sinusubukan bang pagtakpan ng mga kampe, taso papirats ka balpon, alchemist, talaga, eto na ang pagbabalik ko, okay na mga kayamanan, money matching, at ako, eto na yung mastermind, nagtatakbo na naman, kagaya ng mga ibang kaso niya, basta na, nahuli na yung kanyang pampronta, tatakbo na siya, hahanap na siya ng bagong mabibiktima, at eto na, sabi niya, unti-unti na tayong yumayaman, anak. Na-promote na ako. Dati isa akong cleaner. Ngayon, ano na ako? Mayordomo. Ayun, may dami na siyang gamit dito. At ito, sa... Tingin mo, nagpupulong na yung West African Drug Syndicate. Ayun na. Pupulungan na nila. Paano nila mahuhuli ang kawawang si Juan? Si Juan na isang OFW. Apay, pero issuein niya. Hop. Ay, ano muna yan? Pare, eto, babalik na siya sa inang bayan. Ayan, mag-ano muna siya, magbaborakay, mga typical na ginagawa ng mga kaibigan nating, mga kamag-anak nating OFW pag umuwi sa Pilipinas. Borakay muna, konti party-party, bili ng 23,000 gold na Quintas. Siyempre, ang magandang investment ng Quintas ha, ang mga alahas kasi nasasanlayan. Maganda ML, pero mas magandang investment ng ML. Kaya kung gusto nyo mag-franchise ng Mineski Infinity, call Tak Kuya D. Ako nang bahala sa inyo. Pero ito na! Nagsimula na naman gumalaw ang mga West African Drug Syndicate. Ito na. Pumapasok na sila sa laylayan ng lipunan. Sabi nga ni Vice President Lenny Robredo, para sa laylayan. Ewan ko masyado ako na apekton sa politika ngayon, kaya medyo ano ang ginagamit natin eh. Mayun, Filipino references. The typical references. Pero ito, nahanap pa rin sila ng mga drug mule nila. Ito, sumisipat sila. At ito, nagpapanggap. Ito maganda si Terror Blade. Nagpapanggap siyang walang kaalam-alam, pero pakawala lang yan. Pakawala ko baga, isa siyang NBI agent. Pakawala siya dito. Uy, medyo maganda to. Nakita nila si Roshan. Ito na. Guys, pining na ng Roshan. Pining na ng Roshpit dito. Baka kuha ni Alchemist ang dito. Iisik 500 gold para sa kanya. Naku po. Ito, si Alchemist. Hinarap niya na ang amo. Ang pinabalik siya rito. Hoy! Huwag mo kang sumisigaw, huwag ka sumasagot sa akin, wala kang trabaho! Pero ito, oh! Ano item ni Mirana? May Aghanim's na yan? Ah, may makati na yan. Aghanim's chapter is the real deal, mga kaibigan. At Slardar, they are under the cover
of the moonlight shadow under the cover of the night. At eto, uy! Nahuli si Terror Blade! Yeah. Nahuli! Nahuli! At napitas na... Ay, di si Night Stroke pala yun. Nahuli, napitas na parang prutas na naman mga kaibigan. Pero ito ang bakbakan dito, pinigger mga kaibigan. Si Kip makakalip out, Terror Blade. Wala siyang, hindi siya makapag-sander. Sabang-sabang, hindi siya nakapag-sander dito. Wall, dalawa, pero walang follow-up. Tatlo ang patay dito mga kaibigan, inahabol. Slardor Millionaire, tinamaan ng granada sa muka. Iyabi Baller, pinabalik dito. At 2-4-3 trade Alchemist, masyado malayong pinagbalikan niya rito. Na-deport, deported. At Medusa with Lincoln Spear and Iyasha. Hindi pa ganun kalaki sa item niya, pero magandang senyales to for Skybill dahil even though hindi ganun ka-effective yung mga Karen nila, eh, nananalo sila sa mga engagement. Pero ano rin yan eh, pwede mo rin sabihin na dahil din sa Alken na hindi siya sumasalaman ng mga unang bakbakang kung saan napakarami niyang ginto. Pero okay lang, yung talaga plano dito. At kung dahil siguro sa playstyle nila na ito, tiwala yung Skybeat na kaya nilang i-drag itong laban natin na ito pagdating sa late game. Medusa with 10,500 net worth or almost 8K gold lead para dito sa Alchemist, pero okay lang. Ito, Arcane Rune, nakapulot pa ng Arcane Rune mga kaibigan. Uy! Ni-snap mga kaibigan, isang tunay na Pilipino. Ayan ang gusto niya. Ang gusto niya ang ginto sa Saudi. Ayan ang mga gusto ng mga Pinoy diyan. Ang bounty, ang ginto sa Saudi mga kaibigan. Okay. Radiant's courier has been killed. Patay ang courier mga kaibigan. Delay ang padala ni Kuya sa kanyang mga kapatid dahil namatay ang courier. Nasabotahe sa NAIA. Mga kaibigan, nakuha ng immigrations, napakasakit. Pero ito na naman ang mga West African Drug Syndicate. Nag-aharap siya. Oh, nakita nila! Nakita nila ang breadwinner! Napapalibutan na nila! West African Drug Syndicate! Araw at andali nila pinatay si Kuya! Nagdala na naman ng mga hindi niya alam ng mga maleta na mayroong mga lamang droga. At ayun, nahuli na naman siya ng West African Drug Syndicate. At nagpulasa na naman sila, tagumpay ang pagpapadala ng mga droga. Boundary! Ito, Russian tayo. Dahil nga, syempre, napatay nila si Kuyang OFW. Ayun, nilusob nila si Amo habang wala yung kanyang mayordomo. Ito, naging local syndicate muna sila, naging local akyat bahay gang. Ayun, napasok na si Kuya Russia dito, pero pinapadalan pa rin naman ng mga backup dito. Oop, Nightstalker. Si Outchas. Pangalan si Bimo, pangalan niya, Outchas. Hindi nila po pwersahin ang issue dito knowing that Alchemist. Pero merong, uy, scan, flying in the map. So, Sky S1 Lycos, alam nila na nandito mga kaibigan. Nagkakaroon ng konting mind games muna between S1 Lycos and Skybill. 8 kill advantage going in favor of Skybill in this game number 2 of a best of 3 series. Alchemist is now up. And he will go straight to the top lane dito, at least for some rotation on the side of Skybill, making sure na hindi nila makukuha yung Roshan without the pressure coming from S1 Lycos. At yun nga. Naku po, tinamaan! Tinamaan ang hindi sa larin! Hindi sa larin! Oh my God! Double Starfall mga kaibigan! At Arico yan, Foundation! Nakatulog sa batala si Medusa! Hinarap niya lahat ng kalaban dito! Titigan niyo ako, isa akong Jinx! Tinamaan na naman ang pala! Naku po! That arrow though! Double arrow, double dead mga kaibigan! At medyo maganda ang point and shoot. Tignan natin kung makakatatlo ba siya rito. Slardar umahabol. Pwede mag-blink. Pwede mag-stun. Eto na ako. Oy! Hindi niya in-amplify na. Hindi pa clear. Uy! Nauna pa. Oy! Hindi tumama. Pero mayroong follow-up. Yappy Baller. Boom! Panis! Tatlo patay. Dalawa sugatan. Ay isa sugatan. At yung isa. Nag-OFW na naman. Mabsent na naman kung kailan when it matters the most. At Carl Santino. Questionable. Kaya mo bang dalhin ang laban na to? Dahil yung mga kampi mo medyo nahihirapan na. Dahil sa mga pana. Kapag ka na naman. Ayun na. Tinamaan ng Mirana. Isipin mo lang ungulangot yung Darkseid. Tinamaan siya ng pana. Nariko yan. Foundation siya. Walang gisingan. At wala siyang nagawa. Kahit ano. Wala siyang napindot. Wala siyang kahit anong ginawa. Ayun. At naku po. Delikado.
delikado ang S1 Lycos dito. Ano ba ang sinasabi ng graph at ng stats natin, Kuya Dengue? Patingin nga. Nako, nakita nyo naman mga kaibigan, momentum now heading towards the direction of the Skybill boys, the boys from Pampanga. I like them, player. Tingnan natin mga kaibigan kung ano ang gagawin na Skybill dito. Nasa kanila ang momentum. Hindi kayang humarap dito ng S1 Lycos. Dahil pag humarap sila, para silang pinapana ng sabay-sabay. Napakalaking pana na tumama. Ito. Nagkabinugan dito. Ayan ah. Idusa, may manta style na dito. Naka-mantalicious na siya mga kaibigan. At walang pressure. Walang depensa. I mean, Alchemist. Susubukang dumipensa rin dito at erong TP. May mga TP na nagagaling. Tingnan natin, nag-TP ang Medusa to defend and they will successfully defend the tier 2 tower in the top lane while taking a tier 2 tower on the bottom lane. And that is very good rotation coming from Skybill dito. Slardar 4-step dagger and the plate mail mga kaibigan. Mirana now up with the dagger, travel. At meron siyang Aghanim Scepter dito for that double starfall and they are in control of this game, even though the Alchemist continuing to lead with 8,000 network, with 8,000 network nga, over Medusa dito. Pero, oo, kasi yung Elder Titan, napakalaking bagay ng ano eh, natural order eh. Wala kayong kwenta. Babalik kayo sa inyong mga basics, basic stats. I-reduce na kayo sa kanyang basics, sa inyong mga basic stats. Whenever na nandun siya sa area ng bakbakan, pwede, akala na hindi naman ganun ka ano yun. Anong hindi? Wala kayong ibig sabihin. Yung mga armor nyo, yung mga magic resistance nyo, to the basic level, ibig sabihin kung tatama ka ng Starfall na 700 damage, 700 damage yun, wala nang bawas-bawas yun. Walang dagdag bawas. Kung magbawal ka tumawad, wala kang kwenta-kwenta yung mga armor-armor na yan. Yung mga dinadagdag nyo, basic, eh na. Pero ito, may pressure Medusa ang nakaharap dito. At tignan natin kung itutuloy nila ang aggression dito. Skybill. Ito, Alchemist, makompleto na gamit nito. Meron siyang 1-4 gold, meron siyang Octarini. At kailan pa lalaban ng S1 Lycos dito? Yan ang tanong, dahil lumayaman din ang mga Repa Pips from Skybill dito. Terrorblade, ano item ni Terrorblade? Medyo naunahan na siya ng Mirana at saka Medusa eh. Nako, going for BKB pa lang siya rito. Nakamanta na yung ano. Nakamata na siya pero wala Radiant's top tower has fallen. Hindi na nila mapuwersa yung issue eh kasi medyo ilang bakbakan na rin sila nauubos dito eh. At sila yung gerero ni Yabish mga kaibigan. Wala pa siyang dagger dito. Bagkus, meron siyang windlace. Mapabilis lang ng takbo. And I think Skybill kailangan at some point puwersahin na nila yung issue eh. Dahil kaya na nila itong S1 Lycos eh. May 4k gold yung Medusa. Ako, laban na to eh. May double starfall naman kayo to compensate doon sa damage yung every 7 second or every other second yata. Bumabagsak yung starfall. Siyempre, kumulgaw din yun. Yung laki ng bawas na pagdating sa mga engagement. At ito, rocking sila ngayon dito. No contention. S1 Lycos. Ayan na, susubukan na nilang lumaban. Sinama na si Kuya, sinumbong na kay Kuya. Kuya, ito na yung mga kalaban natin. Ito na yung mauubos ng money. Oy, pero sinalubog sila ng titik. Ang titik ni Big Boss. Big Boss, mga kaibigan, si Roshan lang yung pinapatay doon si Mayor Toto. Oh my God, kumahay, pero nakatulog. Kakalabin yan. Carty naman ang panda, napakalungkot na buhay ni Carl Santino rito. Umu-octa rin ko, nakatulog siya. Upo sa kanya mga kapatid dito. Oh my! At ito, nagbibilang na naman siya. Countdown! It's the final countdown! Deadpool! Naku si Nightstone! Naku! Napaubos na rito at naku, napakalungkot Kuya Eddie ng pagyayari. Yaj Dota going down. Triple kill for the Medusa. At apat ang patay. Isa ang sugatan. At, yes, bakit? Nagkabakbakan na ang mga repa pips natin dito. At eto na, walang buyback pero mabubuhay na sila. Pero walang buyback. Rock na yan.
May nag-travel pa rito. Mumbalak na nila tapusin ang laban. Ito na si Mirana, ang kuya mo. Starball! Starball! Starstorm! Uy! Galing! Blink in, leap out mga kaibigan. The ultimate combo. Lion, buhay pa rito. Tinamaan ng Mystic Snake. Pero buhay pa rin siya. At ako, unti-unti nang nabubuhay ang mga taga S1 Lycos dito. Pero hindi ko alam kung mapipigilan nila to. Alchemist is still down for 25 seconds. Wala silang panlaban. Mamimish na naman ang arrow dito. Starball will immediately clear off the wave. At eto na mga kaibigan, balak na nila tapusin ang digmaan dito. They will take down a tier 3 tower in that bottom lane. Slardar going for Lotus Orb. Nako, nakakadelikadoan na. Skadi up on your Medusa with Manta Style and Lincoln Spear. 2,400 gold up also on him. Meron rin siyang travel dito. So they are looking to end this game and to end this game now. Especially Alchemist and Terror Blade yung kalaban nila. Di nila afford na sobrang patagal ito. Even though maganda pinapakita na Mirana rito, Lincoln Spear will be the item choice for your Mirana. Late Lincoln yan. Terror Blade, Manta, BKB is up on him, pero kulang na kulang ang item niya, 32 minutes into the game. Para sa akin. Alchemist with 2,000 gold, level 19 ang Alchemist natin, 4-4-1 at the moment. Isipin mo, 4-4-1. Sa 11 kits nila, 9-point lang siya ng half, 5 kills lang halos. Back to the mid lane is Alchemist. Uy, nagkahulihan. Uy, akong lupa mga kaibigan. And they will immediately take down that Night Stalker, giving them a one-man advantage if ever magkaroon na ng digmaan ngayon dito. Medusa pushing the top lane. And here comes the rest of Skybill. They're looking to end this game. And dito sila sa mid lane. Terror Blade pushing, relieving the pressure in the mid lane, pero Mirana is here. Double Starfall. Ah, ito. Nahabol nila si Alchemist dito. Oh my god. Tignan natin kung ano mangyayari dito. Bagsak pang Starfall dito. Mirana continuing for the chase. Naghahabol siya. Gusto niya makita. Tignan natin kung papana siya rito. Oy, there is a pose. May post na lumabas dito at mukhang magre-resume na mga kuya mo. At nabuhay ang Alchemist dito and the rest of Skybill looking to push more dito sa bottom lane. Mirana with 16,000 net worth. Medusa may 20,000 na rin siya dito. So yung mayaman na mga kuya mo. Uy, nagmamadali sa bottom lane. Meron silang creep wave dito. Tingnan natin. Ako, sakit ko sa Scotty Pippen. At pwersa, ayaw niyong dumipensa. Okay, dumipensa dito. Good pressure rin namin kayo. Mirana. And the top lane. Hindi matala ginagamit ang mga illusion dito para i-push ang pag-creep wave netong team ng S1 Lycos. Medyo maganda ang mechanics ng kanilang mga hero to relieve pressure and to clear creep wave dito. So hindi makakaakit basta-basta ang sky build dito. And Alchemist with that Octarine Core allowing him to use the Manta style every other nang mas mabilis dun sa normal cooldown niyan. Tala, Mirana with the split push now bringing the pressure towards the top lane. Pero Alchemist clear off etong wave ng creeps natin na to. He is now 5,000 gold. At eto na mga kaibigan, Moonlight Shadow under the cover of Moonlight. Here comes the darkness. Magkakaroon kaya ng bakbakan dito. Ang tago. Tago ang mga kuya mo rito. Pero Moonlight Shadow yan eh. Ako, hindi nila pinapwersa masyado yung issue dito. Medyo na. Alam mo, ako kayang-kaya na Skybill to. Kung ako sa kanila, umangat na sila eh.
pupuwersa naman ng S1 Lycos dito, sila ang lalaban sa inyo dahil binupush nyo sila eh. Ako po, tinamaan na. Ito na! Ah, Kapim! Ang kate, tinamaan ng Arrow Stone Case! And the boss of the ball! Ang pera mo ay walang silbi! Kung ikaw ay tatamaan ng homing arrow, homing missile, tinamaan ng para, pinatulog the ultimate combo combo at Alchemist hindi pa siya bumabay back dito. Pero pwede na, eto na, naka-Lotus Orb na rito. Pwede naman ang impel, naka-Lotus Orb pa rin, Stardar with a crash, Outchast, he will immediately go down. There's the patulog, here comes the vacuum, nakatayo ang wall pero lumalaban, and there's the force step out. At least they force the buyback on the Alchemist and they might force another one dito mga kaibigan. Another engagement with the help of the Elder Titan. At eto mga kaibigan, tinamaan na naman ang mana! Nakakalungkot! And then the death, the elimination from a thousand arrow. At ayun, pinagsisipat sila mga Spartacus mga kaibigan. Tinamaan na naman. Tingnan natin ang maganda setup dito. Wala ba tulog? Oh, meron tulog. Tulog Foundation. Lipat by Mirana. Pero nagkakabalugbuga dito. Pumapana. Hindi tumama. Alam mo si eh. Hindi sanay tumama. Pumana si Kebs nang hindi gumagalaw. Ay, nang gumagalaw. Kailangan may stop talaga eh. Pero again, even though medyo marami ang nawala sa side ng S1 Lycos sa laban na yun, hindi pa rin nababasag ang high ground dito. Ibig sabihin, tuloy ang laro, tuloy ang laban. 13 to 29 is the score. Kapit sa mga pads ng S1 Lycos dito. Pero this Mirana starting to dominate the game dahil sa pag-pupush niya rito. At ayan, basic lang yung ginagawa ng Mirana. Ano ba yan? Starfall lang mga bes. Tingnan natin, nag-group up dito sa mid lane. Etong S1 Lycos, Mirana, tuloy-tuloy push dito. Starfall, leap out, tamang diskarte. Hindi kailangan na tawag doon, hindi kailangan mag-risk dahil napakabilis siyang i-clear ang wave dito. And Skybill, unti-unti umaabante rito. Samantala, S1 Lycos, unti-unti silang nakukulong sa base nila. Hindi sila pwedeng umengage ngayon dahil walang buyback ang Alchemist nila rito. Even though may pera siya, hindi siya makakabuy, yung buy, hindi siya makakabuyback dahil nag-buyback siya kanina. Lotus Orb up on Kebs. Nasa kanya ang buff. Uy, nako. Oh, eto na, tignan natin. Slardar stopping them on their track. Here comes the wall, pero no follow up. At bumukang lupa agad dito. Medusa! Nagpakita na mega kill dito. Mystic, Mystica! Mystica, Mystic staking mga kaibigan. Terror Blade nasa likod. Alchemist nakipagbakbakan din dito. And Skybill, nauubos sila rito. Oh my God! Oh my! Pero hindi makakapag-sander! Hindi niligtas ng kape! Nag-sander na pala yata yun. Si Alchemist nandito mga kaibigan. Gusto niya si Elder Titan. Gusto niya tapusin si Elder Titan. Pero bakit naman hindi mo pinapansin si Medusa at saka si Mirana? Kabim! Home run! And that will be bingo. No buyback on your Alchemist. At ang kaninang All Smile team, hindi na sila nakangiti dito. Seryoso na sila. Malapit na sila matalo dahil Skybill ang dumidiscarte dito. Terror Blade with that buyback. Mirana immediately with that leap out. At tignan natin kung mapepend off nila to. Medusa leading the way. Nagunguna siya rito. Here comes our jump. Tinamaan na naman ng pana. Napakalungkot, Kuya Eddie, ng pangyayari sa iyong buhay. At kanina pa siya rito. Naku, kaso yung Mirana, hindi niya abot. Nakalimutan niyang mili siya. Naku, tinamaan pa na Starfall. Hindi nila mabot si Mirana. Nagtatago sa gitna ng punuan. Mili ka nga lang Night Stalker, kahit nakikita mo siya, hindi mo siya abot, hindi kakahaba ang kamay mo dahil hindi ikaw si Luffy, hindi ka pa kumakain ng goma-goma. At nako po, dumidiscarte na rito mga kaibigan. Santino still down for 51 seconds. Medusa, walang papatay sa kanya rito. Tulog muna kay Jan. Pulasan na ang West African Drug Syndicate.
At uy, sabi ni Medusa, meron pang bonus dito. Kalahin mo yung mga best. Bonus pa rito. Bonus tower pa mga best. Oh. Bonus tower pa mga best. Yabi. At habang nangyayari ang lahat ng yan, wala pa rin si Alchemist. Natutulog pa rin siya. Nagsa-status na si Carl Santino mga kaibigan. Dahil Friday ngayon, inuman portion na. Ito na ang wall. Popping the preemptive wall. Nang wala naman silang kadahilanan. Dahil lang natatakot na sila mapush. And we will go for the greater objective, the greater good. Roshan is now up. Aegis on the next engagement para kay Medusa. And this that will be very disastrous for Team S1 Lycos Skybill. Medyo dumidiskarte dito. Napakaganda ng laban. Ang takbo ng laban para dito. Network tayo mga kaibigan. Tingnan natin kung ano na nangyari dito. Natigil na. At 7,500 ang kalamangan ng network ng Skybill dito. 15k in terms of XP. Nako po. At nako, 2k gold lead na lang para sa Alchemist. Aegis, MKB, Trouble, Manta, Licious, and Scuddy. How to be you. Sabi nila kay HMY. At binabati ko si Riku ni si Madam Vico na dito siya ngayon sa studio natin. Ayun o. Dancing Queen. At ito. Tingnan natin na kung what's the plans na dito sa mga Repa Pips natin. We are trying to clear the Ancient dito. So tingnan natin Medusa. Medusa and Skybill marching towards that mid lane. Here comes that Mystic Snake trying to clear up the creeps. Terror Blade is here, trying to send some illusion to defend the mid lane. Pero Mirana also pressuring the top lane at the moment. And this is it for Skybill. They are looking to end this match. Right here, right now. Walang buyback for that Alchemist for 31 more seconds. So delikado sila rito. Here comes the smoke. Here comes the engagement. Alchemist with that Lotus Orb up. Charging, pero mapapapuwersa siya rito. Skybill popping that Moonlight Shadow for defensive purposes dito. Pero there's a wraparound jump na namumuo for S1 Lycos. Mirana on that mid lane. Mga kaibigan, leap out coming in front of Mirana. Lincoln Spear will trigger to defend. At eto na mga kaibigan, Outjust. Alchemist nagbibilang, bubukaan lupa. Yabi! Ay! Reverse psycho! Reverse mga kaibigan, vacuum! Oh no, not bigger! Disruptor going down. Here comes the Terror Blade popping that BKB. Kebs is now on that Godlike and the Terror Blade going down as well. No buyback on that Nightstalker and on that Terror Blade. Alchemist, the lone defender dito. He is up against the Medusa na hindi siya pinapansin. Slow-mo ka lang dyan. Pumana, hindi tumama. Nagkakatakbo na kinikilig. Lion going down. Santino hinahabol. Mumaya na goma-goma. And he will go down as well. GG will be called. Skybill will be eliminated. Ay, mali pala. S1 Lycos will be eliminated at celebrating ang mga tropa natin from Pampanga. They managed to take down S1 Lycos sa best of 3 series and Skybill.